Nanggagalaiti ako sa galit dahil sa nalaman. I told him that I want to be alone, but it doesn't mean that he'll fly to another country without me knowing. At anong gagawin niya sa Turkey? He'll buy guns? Girls? Napasubunot ako sa buho ko nang maramdaman ang mainit na luha na dumadaloy sa pisngi ko. Mas lalo kong nagalit kaya napasigaw ako ng sobrang lakas. Hindi pa ako nakontento dahil binato ko pa ang mga prutas sa binili niya kaya nagkalasog-lasog ito. Inis akong dumiretso sa kwarto ko saka nagpa siyang matulog dahil sa inis. Bala ko pa sana kaninang bumili ng mga pagkain pero dahil sa nalaman ko hindi ko na nagawa. I wanted to punch someone. I wanted to kill someone. Hindi ako makatulog dahil paulit-ulit na pumapasok ang mukha niya sa utak ko. Kaya naibato ko na lang ang mga unan. Hindi ko alam ang dapat isipin. I'm overthinking and I don't like it. Can't he just and ask permission? I scoff in what I'm thinking. Why would he write? But he said that he's in love with me. I scoff once again. Bahala siya sa buhay niya. As long that me and my baby is safe. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa katok. Kaya papungas-pungas akong binuksan ng pinto. Ha? Antok na sambit ko na makita si Captain Gonzaga sa labas na may dalang sari-saring prutas. Sorry to wake up you, but have you eaten your breakfast? He asked while smiling. I just woke up as you can see. Sabi ko, saka nalakihan ang bukas ng pinto, kaya pumasok siya at siya rin ang nagsara. Yes, sabi niya naman at natawa pa siya kaya muli akong umirap. What are you doing here? May dala kang marshmallow? Wala sa sariling tanong ko, dahil biglang pumasok sa isip kong pagkaing iyon. Marshmallow? Nagtatakang tanong niya. Kaya napabuntong hininga na lang ako saka dumiretso sa kitchen. I checked my fridge and when I found that I had nothing to turn to him, hinagod ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. At nang makita na hindi siya naka-uniform, ay napangisi ako. Sama ka? Grocery tayo? I have no car. I need you to drive for me. Sabi ko, kaya napataas ang kilay niya saka nagtaka siyang napaturo sa pinto. What? There's a lot of bodyguards outside. That's for you, right? Takang sabi niya, kaya napairap na lang ako. I don't care. Dito ka lang. I just changed. Sabi ko. Mabilis akong pumasok sa banyo para maligo ng mabilisan. Dahil sa pagmamadali ko at sa sobrang excited sa pamimili, ay natapos na ako 5 minuto lang. Nang abutan ko si Captain Gonzaga, ay nakaupo siya sa sala at mukhang aligaga. Are you sure? Nasaan ba siya? Tanong niya nang makita kong ready na. Pero ang totoo ay muli na namang namuhay ang inis sa sistema ko. Sabi nila Turkey raw, I don't care though, let's go. Tila walang pakaalam na sagot ko, kaya dahan-dahan siyang tumayo saka tumango. Binuksan niya ang pinto sa kanauna kong lumabas at hinayaan na siyang isara ang pinto. Kaagad kong sinulyapan ang mga tauhan ni Lucio. Natutok na tutok sa amin ang mga mata. Pero nang makita nila na nakatingin ako, ay mabilis rin silang nag-iwas ng tingin na parang nahuli sa isang krimen. Lumabas na po sila, Mr. Tashkin. Dinig kong sambit nang nasa pinakamalapit sa akin. Kaya mabilis ko yung binalingan. The guy is holding a phone and based on what I heard, he's talking to Lucio. Hindi ko na yun pinansin. Naglakad na ako palapit sa kotse ni Captain Gonzaga at nakasunod naman siya sa akin ng tahimik. May pupuntahan po yata sila, Mr. Tashkin. Nakabihis po silang dalawa at papasok na po sa kotse. Inis kong binalingan ang lalaking yun. I glared at him, and he saw that. Captain opened the door for me, so I immediately got in. Bago pa maisara ang pinto, binalingan ko ang mga tauhan ni Lucio.
No one will follow us. Malamig na sambit ko. I think I'll not spare my life after this, Captain said when he sat on the driver's seat. I get what he said, so I sighed before shaking my head. Hindi ko na lang pinansin hanggang sa magsimula siyang magmaneho. Ang nakapagtataka dahil sumunod talaga sa akin ang mga tauhan ni Lucio. Hindi ko alam kung ikakasaya ko ba yun o hindi. Kayo na ba? Tanong niya kalaunan, kaya napasuyap ako sa kanya dahil doon. Stop asking, sabi ko, kaya natawa siya ng mahina. You didn't know that he's mafia leader at first? I sighed before nodding as an answer. Bakit ka napunta sa lugar na yon? Yung tinatawag nilang empire? Tanong niya ulit. He kidnapped me, sabi ko, at hindi ko pinansin ang pagtawa niya. Oh yes, but he didn't hurt you just like what happened to me? I rolled my eyes, but remember what happened to me in that empire. He jailed me in his room. I tried to escape, but I did not made it. Bakit kanya pinakawalan? Tanong ko, pero tumawa lang siya. Lumawag ang security sa kulungan ko, kaya nagawa ko makalabas. Narinig ko na nakuha ka ng kalaban, kaya noong nakita ko siya, kaagad ako nagsabi na tutulong ako. He's focused on saving you, and he didn't even remember that he was supposed to kill me. I helped them even if they don't need me, and after that, he just let me. Sabi niya, sandali kong naalala si Flynn. He didn't get killed too. Lucio didn't kill them. Napatango na lang ako at hindi na umimik pa hanggang sa makarating kami sa grocery store. Kaagad akong kumuha ng malaking cart at si Captain ang nagtulak habang namimili ako ng mga bibilhin. You're pregnant, aren't you? He suddenly asked while pushing the cart. Hindi ko na siya sinagot dahil alam naman niya yata. Napailing siya sa kanapatingala bago ko ituro sa mga gulay na magaganda. You must eat a lot of healthy foods. Huwag ka sa mga processed foods. Sabi niya at siya na mismo ang kumuha ng mga gulay tulad ng petchay, talong, carrots at iba pang hindi ko naman taga kinakain. Pero hinayaan ko na lang siya kasi tama naman siya. I smiled at him because I really appreciate his efforts right now. Thanks, sabi ko, kaya bahagya siyang nagmura at nag-iwas ng tingin. Naunahan ako eh, wala tayong magagawa. Sabi niya na hindi ko na pinagtuunan ng pansin. Parker, I fly back to Manila tomorrow. Tell them to hurry up. Inis na sambit ko matapos ibaba ang tawag na galing sa Pilipinas. I thought we'll stay here for 5. Just tell them to ready my guns. Galit na sigaw ko, kaya mabilisan na payuko si Parker. Yes, I have an office here in Turkey. My suppliers of gun were really hard-headed of having me here. Kapag ako nainis, papatayin ko na lang silang lahat. Mr. Tashkin, I already told Mr. Kara to make the shipment faster. Balita niya, kaya napaigting ang pangako. Lalo na noong pumasok si Flynn na todo ang ngisi. My lord, he said, why are you here? Malamig na tanong ko, kaya napalunok siya sa kanapayuko. Babawi po ako. I won't trust you again. The best thing you could do is not to show your face to me again. Inis kong tinapon ng isang mamahaling vase dahil sa inis. Ilang sandali pa bumalik si Parker dito sa loob ng opisina ko. Yes, I have an office here in Turkey. My suppliers of guns were really hard-headed of having me here. Malamig akong bumaling kay Parker na nakayuko rin. Make sure that everything will be done by tomorrow. Uuwi ako. Sabi ko. Masusunod Mr. Tashkin. Sagot nito bago lumabas. Napahilot ako sa sentido ko bago ko muling tinawagan ng isa sa mga tauhan ko na inutusan ko para bantayan si Camila.
Mr. Tashkin, kakauwi lang po nila. Marami po silang mga dala. Si Captain Guzaga po ang may hawak ng mga malalaking plastik at nagingitian po sila. Naikuyom ko ang kamao ko. Saan sila galing? Ang sabi ng tauhan na inutusan kong sumunod ay sa grocery po, Mr. Tashkin, at kumain rin po sila sa isang restaurant. I scoff. So they're dating, ha? Because I'm not around? Anong ginagawa nila ngayon? Tanong ko. Pumasok na po sila sa loob ng apartment, Mr. Tashkin. Nagtatawanan po sila at mukhang masayang masaya. He did not able to finish his words because I threw my phone because of too much anger. I shouted before standing. Tinula ko ang lamesang gawa sa salamin, kaya mabilis itong nabasag. I also kicked the huge vases. When I'm in her apartment, she wants me to leave. At ngayon, eh silang dalawa ang magkasama? For what? Because she wants with him instead of me? Then I'll show them who I am. Gabi na nung makauwi si Captain Gonzaga, at laking tuwa ko dahil sa presensya niya. Hindi ko alam kung bakit gusto ko siyang makita at gusto ko siyang makausap. I'm really crazy. Nang makaalis siya ng tuluyan, eh kaagad akong naglinis ng katawan para matulog na dahil kanina pa ako nakakaramdam ng antok. We already ate dinner and Captain cooked for me. He also insisted earlier to pay for my groceries at wala na akong nagawa kasi nauna siyang nagbayad. Maybe these are all because of my pregnancy. Namumuhi ako kay Lucio. I don't want to see him. Matapos kong maligo, sumilip ako sa labas. Nakampante ako na makita na nandoon pa rin ang mga tauhan niya sa labas. I decided to go inside my room and sleep. Pero nung makahiga ako sa kama, ay bahagya akong yumakap sa unan. I sighed when I suddenly imagined Lucio's face. I muse of him cutting me back in the empire. And now I'm craving for it. Mabilis akong bumangon saka natulala na lang. Nasaan na ba kasi siya? If he won't go home, I will get mad at him for real. I want his kisses all over my body. I want him. I want him so much. Biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Kaya pabagsak akong humiga at binaon ko na lang ang mukha ko sa unan. Mabilis na basa ang unan dahil sa lakas ng pag-iyak ko. I hate you for leaving me. Umiiyak na bulong ko hanggang sa nakatulugan ko na lang ang pag-iyak. Nang magising ako kinabukasan, ay minaramdaman akong init na bumabalot sa katawan ko. Kaya napadaing ako ng mahina dahil nagsusumiksik pa ako sa mainit na bagay na yon. I inhaled that familiar scent before trying to sleep once again. Wake up, I'm here. Nagising ako bigla sa narinig. Mabilis akong bumangon na makita si Lucio na nasa tabi ko, kaya hindi ko napigilan ang pagsuntok sa kanya sa mukha dahil sa inis. What are you doing here? Sigaw ko. He's still wearing a black suit. Patunay na kakarating lang niya. Hindi na importante kung paano siya nakapasok. The important thing is she's here right now. What? You like being with that captain now than me? Sarkastiko na sambit niya, sabay bangon mula sa pagkakahiga, kaya inis ko siyang sinamaan ng tingin. So everything is reported to you, right? Did your man report that we kiss her inside my apartment? That I hug him so tight? Mabilis akong natigil sa pagsasalita nung walang katotohanan. Dahil mabilis na nagbaga ang mga mata niya sa galit. He pushed me in bed and he immediately covered me using his body. Pero may inis pa rin sa akin kaya tinula ko siya ng malakas. Tell me that you're bluffing. Mariina sambit niya pero hindi ako nagpatinag. Why would I? Did you enjoy your vacation in Turkey? Sabi ko, saka muli siyang tinulak. What are you saying? Would you rather want to hear that? I went there for girls, not for drugs?
Mas malakas ko siyang tinulak ulit, pero hindi siya nagpatinag. "So you did?" Madiinan na pamura siya bago niya sinamaan ng tingin, kaya samaan ko rin siya ng tingin. "And you dated that guy while you're pregnant with my child?" "Who cares?" Umigting ang pangan niya. "Well, visit an OB. Not with you." "Then who will come with you? Your lover?" "He'll be my lover for real. Try me, Camila. Try me." Hindi maalis ang inis ko, pero may parte sa akin na masaya dahil nandito na siya ngayon. "But did he really went to Turkey to find some girls?" "Get off, Lucio." Inis na sambit ko sabay tulak sa kanya, pero hinuli lang niya ang dalawang kamay ko saka nilagay sa itaas ng ulo ko, kaya mas lalo akong nagpumiglas. "You are mine." Umirap ako ng husto. Gustuhin ko mang magpumiglas pa, kaso hindi na ako makagalaw. He's being so careful right now. I can feel it. Nakapatong siya sa akin, pero hindi ko gaanong maramdaman ang bigat niya. Dahil sa pagpupumiglas ko, nahulog ang strap ng nightdress na suot ko. Inis ko siyang sinamaan ng tingin, pero mukhang wala siyang balak umalis sa ibabaw ko. Tumigil ako sa pagpupumiglas at napapikit na lang sa inis. Dahil sa pagtigil ko ay unti-unti akong naramdaman ang paglakas ng pagkakahawak niya sa dalawang kamay ko. I sighed before pushing him again, and this time he moved. Dahan-dahan siyang umalis sa ibabaw ko, saka dinungaw ako na natatiling nakahiga. "I'm hungry," sambit ko habang nakatitig sa kanya, kaya inalalayan niya ako para umupo para dumiretso ng tayo. "Come here," he gently said. Noong una hindi ako sumunod, pero nung hinila niya ako sa pangalawang beses, wala na akong nagawa kundi umupo sa hita niya. I rolled my eyes. "Don't you ever come near Ben Gonzaga again. You won't take seeing me beat someone till death," he whispered, using his cold and serious voice. "Stop threatening me, Lucio." Inis na sagot ko. Hindi siya nagsalita ulit, pero naramdaman ko ang marahan na paghaplos niya sa tiyan ko ng paulit-ulit. Nagbigay yun sa akin ng kalasingan, kaya napapikit na lang ako ng dahan-dahan. "Understand?" Masuyo niyang bulong, saka dahan-dahan na hinulog ang strap na damit ng suot ko gamit ang mga labi niya, kaya napasinghap na lang ako. "I said I'm hungry." Akala ko magiging matigas ang boses ko, pero naging kasing lambot lang ng yun ang unan. "I'm hungry too," he said while starting to plant small kisses on my bare shoulders. "I want to eat." Nangihina na sabi ko, naapektuhan na ako sa mga halik na binibigay niya. "Well, eat," he said. At dito na po nagtatapos ang part 29 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!